Okay, so anyway guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome sa Kabal M Content. And for sure, alam nyo na basta Kabal Content na ginagawa ko, ang lagi kong binabanggit is more about crafting. So paano tayo magkakapera about crafting? Pero dito guys, meron na tayong dagdag, crafting and trading. So magte-trade na tayo dito. Kumbaga, bibili tayo ng mga murang items na gagamitin pang craft, tapos ibebenta natin ng mahal. So, ganun tayo kikita. Ito guys, ang ginagawa ko dito is bumibili ako ng mga fourscore. Parang teacher rin. Fourscore na low, medium, at saka ng high. Kahit saan dyan sa tatlo, binabantayan ko tong mga to. Every time na super mura, bagsak yung presyo ng mga to. Hindi ko kasi minsan, chine-check ko lagi, madalas guys, bumabagsak to. Ang pinaka ano ko dito sa first core medium is, kunyari 40k to, inuubos ko na to. Basta lahat ng 40k below, inuubos ko na. Kasi gumagawa ako ng tinatawag na force essence. Tapos yung force essence guys, ito ang isang piraso nito, nabebenta ko siya ng 40,000 isa. Pero pag hindi naman nabenta, pwede ko naman siya gamitin sa bagong account ko para dun sa collect. Kasi ang force essence, malaking tulong to sa collect eh. Halos 30 million ang makukuha mo dito dahil lang dito. Kaya mabenta siya. So 40,000 ko binibenta. So may bawas na tax yun. So 36,000 lang talaga makukuha ko per isa. Okay? Per isang force essence. Yung paggawa ng force essence guys, kailangan nyo lang ng low, medium, or high. Depende kahit ano saan dito sa tatlo. So kung low ang pinangcraft mo, makagawa ka ng isa. Pag medium, makagawa ka ng dalawa. Pag high, makakagawa ka ng tatlo. Sa akin kasi, diba, nabibenta ko force essence ng 40,000. So, ang budget ko lang sa mga force core medium dito, 20k lang. So, basta ang low, bumabato ng 20k, bibiling ko na yan. Ito, ita times to ko lang, 40k budget ko dito. Tapos sa high, 60k. So, ganyan yan. So, ganito yung ano natin. Teka, ipakita ko sa inyo. Okay, ito yung ginagawa ko guys. Yan o, hinuhold ko. Ito, re-record ko na tong video na to para pakita sa inyo na itong ina-explain ko, hindi lang siya nasa isip ko lang. Kumbaga, ito yung ginagawa ko talaga. So, ito 38. Inuubos ko yan guys. So, 38. Lahat yan o, tingnan nyo. 38. Inuubos ko yan. Tapos, may isa akong trick na ginagawa dito. Mamaya, i-explain ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Yan. Teka, i-pass forward na kaya natin, no? Yan, binibili ko lahat to, 40. Minsan nga, binibili ko na rin, basta 45,000 eh. Kasi pag 45,000 isa, papatak na 22.5k. Na meron pa rin ako, may tubo pa rin, actually. So, yan, kunyari ganyan, na. Teka, ito, force high, tingnan nyo yung force high, teka. O yan, tingnan nyo guys, so 56,000 lang o. Yan, naubos ko na yata. Pero ito, pansin nyo, ayan yung budget ko talaga. Andito, 60,000. Pero ngayon, medyo mataas na ngayon ito eh. Pero may isa akong trick na ginagawa dito. Teka, pakita ko sa inyo mamaya. Ayun, pansin nyo yun. Teka, sige. Kunyari, ito, itong 59,000, hindi ko siya inubos. Kumbaga, tinira ko lang. Ang inuubos ko, itong 60,000 pataas. Pero ito, hindi ko kinukuha. Kasi, sa nangyayaring ganito, kunyari, pag bumibili ako ng maraming ganito, ang feeling ko nagkakaroon ng hype. So, parang na-alert yung mga player na, uy, may bumibili ng 4 score, tapos gusto nilang ibagsak. So, kung ibabagsak nila yun, syempre, pipili nila yung minimum, pinakamababa. So, dito nila ibabagsak sa 59. But anyway, yun lang. So, yan, 9. So, bilibili ako. Bilibili. Tingnan nyo mamaya, guys, may magbabagsak sa 59. Nakalimutan ko na eh, kung may nagbagsak ba dito. Ayun, tingnan nyo. Ito ang rate na 69 na. Ito, hindi ko na bibilin to. 70k isa. Kasi, mataas na siya eh.
kumbaga medyo mababa na yung tubo. May tubo pa rin actually, kaso hindi ganun kataas. Ayun, tingnan nyo guys, may nagbagsak ng ano, kasi hindi ko binili to, may nagbagsak ng 5533. Ito, syempre bibili ko lahat yan, pero ititira ko isa. Ayan, para, ito naman uubusin ko. Para yung pinaka-price niya, doon mag-ano. Tapos yan, rinerefresh ko lang. O dito, may nagbagsak uli. Akin yata ito, 37. Ayan, binabantayan ko na itong mga to. Ganyan ko siya, ano. Ayan, o. Oh. Wala. Teka. Tingnan natin. Ayun, inuubos ko yung mga... Ganyan lang. Pag ano, teka lang. Yan ako nakaya. Pakita ko sa inyo pag-craft nung ano. Ito masyado mataas yung low, 34,000. Wala na yata nang gumbenta. Okay, so ito yung pag-craft dito. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, ganyan lang ang crafting. Pero ano pala guys, sa tagal ko nang nagka-craft nitong Force Essence, yung ratio niya, hindi kasi to perfect craft talaga, na kunyari, kada bilim ng low, makakraft mo lahat, may fail pa rin. Ang ratio ko dito guys, every time na nagka-craft ka ng limang beses, yung apat mo, success yun. Yung isa, fail. Laging ganyan yung ratio niya. Pero minsan, kunyari, dalawa yung fail. Yung next mo, halos lahat magsasuccess. So, overall, ang summary nito, apat na success, one fail. So, compute din natin guys ha, dito. Pakita ko lang sa inyo. Kunyari, bumili ako ng limang medium. Lima nito. So, magkakrap ako ng lima. So, nagsuccess siya ng apat. So, 4 times 2, meron ako na 8 force essence. Tapos yung fail niya, syempre yung isa, ito yung nag-fail. So wala na to. Hindi mo na mabibenta yan, syempre. So ang nagastos mo, computing ko, 40,000 times 5, 200k. Okay, so 200k. Sana makakasunod kayo guys ha. I-rewind nyo na lang if ever na hindi. So 200k. Tapos yung 8 yung na-craft natin. Ita-times natin to sa 36,000. Ito yung nakukuha ko every time na nagka-craft ako. 8 times 36,000, 288. So kumikita ako dito ng 88,000 per limang piraso na ganito. Eh pero ako, pag kasi bumibili ako, kunyari, na-champuan ko talaga na bagsak presyo. Minsan 30k lang itong ano eh. 30k lang itong medium eh. So 15k lang, ang laki ng tubo. Halos inuubos ko yung 100m ko. Bumabalik siya ng 150, 160, ganun. Ako sa'yo, nagbebenta ako ng ano, ng ALS. Kaya, kaya, din ko rin nababawi yung ano. So ito yung sikreto guys. Pero anyway guys, I'm sure pag marami nang nakaalam nito, possible na tumaas na yung presyo ng mga to. Kunyari itong low, medium, kasi marami nang gagawa syempre. So tataas na yan. Yun yung ano. Pero syempre wala naman talagang ano, parang meta. Hirap actually. Kung ano yung sasabi ko. Pero anyway guys, dito kasi sa market, iba-iba talaga yung meta. Dati nga, ano eh, dungeon entry ginagawa ako, di ba? Nung unang-una. Kasi nandun yung ako kumikita. Pero ngayon, dito naman ako kumikita. Yung next naman, na ano, na feeling ko, pagkakakitaan. Pero hindi ko sure guys, is ito. Malakikita nyo dito. Sa S, sa ano, ang tawag doon, yung ito. Yung panggawa ng high. Feeling kong malaking kita dito. Sobra. Teka, pakita ko sa inyo. Ito guys, oh. Ang kailangan nyo lang dito, sa pag ang slot extender high, ang huli kong kita dito, 500 mil.
million yung bentahan, 500M. Nakabenta yon sa auction. Pero may bumibili, 300 million. So, ibig sabihin, pag nakagawa ka nito, may 300 million ka. Kung ibebenta mo sa pera natin, almost 900 pesos or 1K din yata yan. So, ito yung panggawa niya. Four score highest. Extender circuit. Ito mga to. Which is actually mura lang to eh. Itong medium, nakita ko lang to parang 6 to 7M lang to. So, yung mura lang yung puhunan nito. Ang mahal lang dito is yung ma-unlock mo siya. Kailangan mo ng 250 closed token. Kaso ang ano lang dito sa ano sa Cabal Philippines, binibili to. Kasi sa Korea to, kina-quest lang to eh. Daily, pwede mo siya i-quest araw-araw. Pero dito sa ano, Cabal PH, kailangan mong bilhin. So dito, kinompute ko to guys, yung 250 closed token, gagastos ka ng halos siguro mga 10,000 PHP. 10 to 12,000 PHP. Pero ma-unlock mo to. So pwede kang ano mag-invest, gagastos ka ng 10,000 para ma-unlock mo to. Magiging ano ka, crafter ka nito. Pero ang benta mo nito, kada success nito, halos 1,000. Kasi ano to eh, 350M buying na yun ha, hindi yun selling. Kumbaga sure na may bumibili na. So yun. Yun lang na ano na pwedeng ito yung future. Ito ang pinag-iisipan ko dati eh. Kaso ang amity nito, 7,900. Kaso nakakatakot lang kung bigla nagbagsak yung presyo nito. Kaya ayun, stick pa rin ako dito sa ano, sa first gems. Ayan, ganyan yung ginagawa ko. Tapos pala, guys, pass forward na natin to. Pass forward na natin. Ayan, ito. Dito na tayo. Dami kong nakraft, diba? Teka. Ayan, ang ginagawa ko, bago ko siya binebenta, linilinis ko muna. Ginagawa kong 100 per bundle yung force gem. Ito. Ginagawa ko siyang 100. Teka, ano natin. Yan, ito 100. Kasi yung pinaka-reason ko dito, guys, mas madali, mas mabenta, based experience ko, mas mabenta yung ganito na per bundle ng 100 kaysa dun sa pira-piraso. Kasi sa force collect, kailangan mo ng ano 100, 200, 200 para makuha mo yung ALS. So kaya binibili ito ng mga tao eh. Kasi mura pa rin eh. Mura pa rin. Na ano, eto tingnan natin. Ito 379. Ito mura pa nga benta ko dito guys pala oh. 30, magkano to? 3.7 ko lang pala binibenta dito. Ito matagal na to eh. 3.7 or 3.8. Ang nakukuha ko lang is parang 3.4. Parang ganun. So bawasan nyo na lang to. Pero anyway guys, ato, yung 40M actually mabebenta siya. Kahit hindi nyo i-rush, itambay nyo lang for yung 4 million per bundle, 40K, mabebenta siya. Pero 3.7 ko pala binenta dito. Kasi record lang to eh. Ito yun. Dito pala yun guys. Kaya siya mabenta. Kasi dito siya. Pakita ko sa inyo. Kaya siya mabenta dahil dito. Sa... Teka, hinahanap ko eh. Re-record ko lang tong video na to. Ayun. Ito na ano ko na. Tulad nito. 100 na ganto na binibenta ko 4 million. Pag binili nila yun, ang makukuha nila is... Teka, ito 10 million. So tubo na, 'di ba? Bibilin lang nila yung ano, yung first essence na 4 million. Meron na silang 10 million. Tapos pag nakuha nila yung 10 million, pwede nilang bilhin yung isa pa, yung 200. Ito naman. 200, another 10 million uli 'yon. Ayun, tingnan niyo, mabilis mabenta lang oh, yung ano, first essence. Mabilis lang 'to mabenta. Pag ano, binagsak mo ng presyo. Pero ngayon sa 4 million ko na siya binebenta. Kasi nauubos pa rin talaga, 3.7, 3.8. Sa ngayon, nauubos. Ayun o. Ayan, ito, 10 million pa rin yun. Ayan, 10 million pa rin. Tapos, dito sa ano, Force Wing 2, ito, meron pang 200 dito, 10 million uli yan. So, kaya ganun siya kabilis. Yung mga nagpa-farm, kasi may isang method na ano, gagawa ka ng account, tapos gagawin mo lang tong lahat ng collect.
May alts din yun, isang way din yun para mag-farm. So ganun, umiikot-ikot yung ano, yung market. So guys, teka, compute natin. 'Di ba, una kong pera 81 million, tama? Teka, i-screenshot nga natin. So 81 million to. Ito, tago natin 81 million. Bumibili tayo. Ay, kasi hindi ko sure kung nakabili na ako ng ano. Pero ano, let's say 81 million yung unang-una nating pera. Tapos nung ibebenta na natin, okay, ito. Okay, ibebenta na natin. Meron tayong 56M plus ito, 34. Ay, mali. Yan, plus 34. 37 talaga siya mabebenta, pero may tax kasi, so 34 lang makukuha natin. Ang magiging pera natin, 90. So yung 81M natin, naging 90. So 10 million yung ano lang, yung kinita natin sa loob ng 30 minutes na trading. Trading and crafting. Teka guys, hindi lang to eh. May isa pa tayo. Teka lang. Ayun o. Meron pa dito. Ayan o. Another 3M pa pala to. O, 3M din to. So, plus 3. So, mga 13M. Tapos, mura ko pa siya nabenta nung time na to. So, yun lang guys. Kung ano, kung may mga questions kayo. Minsan di ako nakakapag ano, reply sa comment. Pero, kung may mga iba kayong suggestion na ano, ng mga pwedeng gawin sa crafting. Guys, ano, comment lang kayo para yung mga viewers natin. Sana na ko-collect natin yung community ng mga crafter. Kumbaga, ito yung journey ko ngayon eh, more on crafting lang talaga. Hindi ako gumagawa ng ano, ng character na pang PVP. Ano lang talaga, pang craft lang at pang farm. Okay, so yun lang siguro guys, no. Wala na ditong special sa video natin. Wala na, benta na. Okay, yun na yan. Alright, so maraming salamat and thank you ulit sa panonood. Thank you guys.